guys! Welcome back to my channel, Ate Shai Collection. Today's vlog po ay mag-propagate po tayo ng mga mayana. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-propagate ng mayana na hindi siya malalanta. Tara guys! At ang pipiliin natin guys na mga cuttings ay itong mga ganito, yung mga bagong hindi pa siya matanda na mga sanga. Kasi pagka matanda na or yung may bunga, may bulaklak na ay hindi na siya magdahon ng mabuti. Ganito po yun guys yung aking mga tinatanim. Ayan po, magaganda yung mga dahon. Ayan guys, natanggal ko yung mga dahon sa bandang ibaba. Ayan, tutusok na lang natin kasi nakaready na yung mga pagtataniman natin ng ating mga cutting. Siya nga pala guys, binabasa ko muna yung aking mga pagtataniman ng aking mga mayana. Bali una po yung aking dilig. Sa unang pagtanim lang naman yan guys, una po yung dilig ko. Bago itusok yung aking mga mayana. Tapos mga 4 na araw sa kauli naman ang pagdilig ko sa kanila. Yan guys, aking karanasan lang naman yun. Kasi yung mga una kong tinanim guys na mga mayana ay marami po yung mga namatay. Nalulusaw po sila siguro po ay sa sobrang dilig po ng tubig o nasobrahan sa pasok. At kung halimbawa po nakabili kayo ng mga cutting sa labas, ang gagawin nyo po ay babanyo muna sa gabi sa tubig. At saka po, pagka umaga, pwede nyo nang itanim kasi gabalik yan sila. Sa dati, hindi na sila nalalanta. Kaya maganda na silang itanim. Ito pala guys ay aking pinupagit sa tubig. Ayan po, 5 araw yan siya. Marami na rin siyang mga ugat. First time ko lang din guys mag-propagate sa tubig. Sana ay diri-diritso na yung pagtubo niya kasi may mga ugat na siya. At ang pinaka-importante pala guys, yung mga pinopagate natin, bagong propagate natin ay huwag natin ilalagay sa naiinitan. Ilalagay muna natin sila sa mga shaded area. Yung walang direktang init. Kaya dito po yung mga cuttings ko ay itong mga prinopagate ko ay dito ko po nilalagay sa ilalim ng aming lababo. Ayan po. Diyan muna na natin ilalagay yung ating mga bagong tanim na mayana. Kasi kapag nainitan sila guys, sigurado malalanta talaga. Ito pa yung aking bagong propagate din na ano, crotons. Meron pa pala isa. Ayan, tapos na tayong mag-propagate ng ating mga mayana. Ayan po yun lahat. So guys, mga 4 na araw na ito. 4 hanggang 5 na. Ayan sila. Hindi sila nalanta. Diretso yung kanilang tubo. Ayan. Masisigla silang tingnan guys. Kasi hindi sila nakaranas na nalanta ang mga dahon. Diretso yung tubo nila. Ayan guys. Sana may konting natutunan kayo. Alam ko naman marami na tayo nakakaalam tungkol sa pag-propagate ng mga mayana. Yung tips ko kung paano mag-propagate ng mayana na hindi nalalanta. Yan na muna guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye. God bless.